Magandang araw mga kabarya, mga kabanknotes at mga kabayan at mga kapotokolektor. This day ay aking ipakikita sa inyo at ipaliliwanag ang aking bagong nakuhang banknote. Ang banknote na ito ay mula sa United States of America at napakaswerte ko sa buong buhay ko ay nakahawak din ako ng totoong $1 of the America. So ang banknote na ito ay year 2017. So ano yung nandito sa banknote na ito at ating isum para makita natin ang maganda at inyong masilayan naman ang kanyang kagandahan. Yan, this note is legal tender for all debt, public and private. Yan po yun. Makita natin ang close. Ang nakalagay po sa portrait ay si George Washington, $1. And year series 2017. Yan po, may pirma siya. Stephen T. Mabi. Ano to? Mabihin. Yan po. Napakaganda ng kanyang pagka-imprinta. Yan. Sa taas, makikita niyo ang Federal Reserve Note ng The United States of America, $1. Yan po yung ating bagong nakulikta. Pero po sa ngayon, ang banknote na ito ay umiikot sa circulation around the world. Ginagamit siya sa palitan ng dollar versus foreign currency. Ayan po yan. Pagka mapapalit ka ng halimbawa US dollar to peso or peso to US dollar. At baliktarin natin mga kaibigan at mga kasama. Ayan po yung kanyang likod. The United States of America. At the back and $1. At pagkikita nyo, and you will see the America seal. Ayan. America seal. In God we trust. $1. And you see that? Mayroong mata. Anoint. Ano to? Anoint Osiptis. Anoint Siptis. Nubos Ordo. Siklorum. The Great Seal. Ayan. The Great Seal of America. Hindi natin naintindihan yung sinasabi. Pero ang ganda niyang kanya pagka-design. Number one sa buong mundo na dollar o pera, pinakasikat na pera sa buong mundo is the dollar money of the United States of America. Ayan. Yan po yung kanyang physical appearance na inyong makikita. Kaya ako po pinapakita ang aking dollar kasi para makita nyo naman at magkaroon naman kayo ng desire na makahawak ng ganito pera sa inyong buhay. Sa ating po channel ay tatalakay natin ang iba't ibang klase ng banknotes worldwide and iba't ibang klase ng coins around the world, tokens, digital currency, and some collectibles. Yan po yan. Old coins, rare coins, and most highest price coins. So, tingnan natin
ang price nito next video. Let's go! At ito na po ating $1 bill. Ayan o, ang ganda niya o. So, pinapakita ko para ma-inspire din naman kayo na makahawak ng $1. Ayan, ang ganda niya. Ayan. Ano rin natin yung patagilid natin. Halos kasing haba lang din naman siya ng pera ng Pilipinas. Pero mas maliit siya. Ayan. Ngayon, ang nagtatanong kayo kung magkano ang palitan ngayon ito. Sa Pilipinas sa ngayon, kung magpapalit ka sa mga money changer, ay ano lang, 48 pesos ang isa ng $1. So, ibig sabihin, ang $100 ay 4,800 pesos. Yan po yun. Yan yung katumbas niya sa Philippine money. 48 pesos. Ngayon, paano po ba natin malalaman kung mayroong value ang gantong pera? Simple lang po. Bigyan ko kayo ng tip kung paano malaman kung paano magkakaroon ng mas mahal ang value nito kung gusto mong gawing koleksyon. Unang-una, nakita mo ba yung seal na bilog kulay green? Pag yan ay naging pula, dapat ay green yan. Ang original ay green. Pag yan naging pula, ibang kulay. Ibig sabihin, error coin. Ah, error coin. Error bills yan. Halimbawa naman itong number 2. Yan, number 2 na yan. Saka itong number 2. Ay naging number 3 ang isa. Error bills din yan. Yan. Halimbawa naman itong serial na ito. Itong serial sa taas, nag-mismatch. Imbis na yung sa dulo ay 5560, yung sa dulo sa kabila ay 5555. Ayan, mismatch serial number po. Yan po yung error bills. Yan. Pag napunit po ay hindi po error. Damage na po yun. Yun po yung mga possible na maging error, mga kaibigan, na magiging collectible siya. Dito naman sa likod, ganun din. Pag ang in God we trust, naging in God we trust, na wala yung T sa dulo o kasunahan, error bill siya. Yun po yung mga kaibigan. Nagkaroon siya ng confirmity. Oh. Pag nagkaroon siya ng mga natawag na pagkakamali, yan po yung tinatawag na error bills. Yan po. Ipakita ko sa inyo yung ano rin, yung mga tinatawag na serial. Pag ang serial ng isang bill ay naging, halimbawa ito, 1962-5560A. Pag yan ay naging B, 00000 hanggang dulo, yan po ay magandang koleksyon yan. Pag yan ay naging lahat number 1, ay yan po ay magkakaroon ng value. Pag ang serial ay naging ano naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yan po yung ladder na tinatawag. Mamaya ipakita ko sa inyo yung mga ano, mga hinahanap sa mga gantong bills. Katulad ng ladder, radar, yan. Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung i-collect nyo na mga error bills or valuable bills kahit na sa anong klaseng denomination. Yan.
Tingnan natin yung record natin doon sa mga sinasabi ko. Let's go! So, andito na po tayo sa aking sinasabi na mga serial kung saan ay yung mga banknotes nyo na kinokolekta ay paano nyo malamang may value. Ito po yung mga serial number na may value. Bago po ang lahat, ito po ang Alejandro Vilga TV. Sa mga di pa nakakakilala ay mag-subscribe na po at patuloy po tayo sa pag-upload at paggawa ng video para sa informasyon lalong-lalo naman sa mga bago. Stay tuned! Ayan po yung serial number na dapat makita nyo sa mga banknotes na kinukulikta nyo. Pero dapat kung mangulikta kayo ng banknote, dapat kung maganda naman. Huwag yung puro gusot na para mayroong value. Ayan po yung solid. Pag nakita nyo yung solid number, N.H saka U all one, yan po ay tinatawag na solid. Yan po yung may presyo, may value na banknote. Yung radar, M532235 1966 na yun. Inulit lang siya, yun yung tinatawag na radar ng serial. Radar repeater, o yan, 1221 1221, inulit lang. Ladder radar, 123321, ganun din, inulit lang din. Super radar, may isang letter and sa kabilang dulo merong dalawang pagkaparehog number. Ladder, 1234567 7654321. Ladder repeater, 11 22 33, so double double na magkakasunod na number or kabaliktaran, 776655. Yan po ang ladder repeater. Quad, 55880022. So double double siya in any order. And repeater, 1234 1234. Yan po yung repeater din. Yan pong pinapaliwanag natin ay marami po yan. So tingnan nyo na lang po yung iba. Saka yung star note, yan po yung may value din. Makakakita kayo sa mga bill ng Pilipinas, mayroong star. Ibig sabihin yan, yan yung palatandaan na ginamit ng BSP, na yung isang bill na yon ay meron siyang error. Tapos inayos lang nila yung bill na yon para maging pwedeng gamitin sa circulation. Ayan po mga kasama. At maraming salamat po sa panonood, sa inyong walang sawang pagtantabay at pagsubaybay. At naway gabayan kayo ng puong may kapal sa lahat ng inyong gawain sa buhay, daily in your life. Salamat po ng muli. Ito ang inyong lingkod, Alejandro Vilga. Bye-bye!